Hello guys, welcome uli sa ating channel. Ito na naman na si Kuya, no, para magbahagi na naman ng panibagong kaalaman. Itong pag-uusapan natin ngayon na dito sa videong ito, hindi yung normal na estimate na ginagamit natin, tinatalakay natin dito sa videong ito. Ang i-discuss natin sa videong ito ay ang tungkol dun sa thumb rule estimate o yung tinatawag na rough estimate, no? Nung kasing bago-bago ako sa construction, meron akong boss, no, na nagulat ako sa kanya. Ang bilis niyang mag-estimate, no? Alam niya kung kikita siya or malulugi siya sa project namin. Ilang oras lang o minsan minuto lang alam niya kung kikita siya. Ngayon pala, ang sikreto niya nira-rough estimate niya. So, bibigyan ko kayo ng konting idea kung paano mag-rough estimate. Ang tatalakayin natin ngayon na dito sa videong ito ay ang tungkol sa rough estimate ng bakal natin sa slab at saka dun sa biga, no? Para mapabilis yung computation natin sa dami ng bakal na gagamitin natin. Guys, ito, ano lang ito, bali hindi accurate estimate ito, no? Ito yung tinatawag na rough estimate. Dalawang klase kasi yung estimate na ginagawa natin. Meron sa yung accurate estimate, yung dati nating ginagawa na estimation, no? So, dito sa videong ito, rough estimate naman tayo, no? O yung thumb rule estimate na tinatawag. So, yung estimate natin na yung sukat ng slab na kukompute natin, 6 meters ang haba, 5 meters naman yung lapad niya, no? Bali, 8 piraso yan, 4 sa baba and then 4 sa taas. Ayan yung magiging halimbawa natin. And then yung kapal niya ng slab natin 150 millimeter o 0.15 meters, no? By volume method, no? Kukunin natin yung volume ng total volume ng slab. Gagamit tayo ng bigat ng bakal na ginagamit sa rough estimate per cubic meter 'yon, no? Yun yung magiging basihan natin sa computation dito sa rough estimate. Okay, so umpisahan natin yung computation natin dito sa slab. Gaya ng sinabi ko kanina, kailangan makompute muna natin yung total volume ng slab, no? Ang total volume niyan, ganito siya. Yung slab natin, no? 6 meters ang haba, 5 meters naman yung lapad niya, and then yung kapal niya 0.15 meters, no? So, imumultiply lang mga yan. Bali, 6 meters times 5 meters times 0.15 meters. 4.5 cubic meters ang answer natin, no? Since nga 8 yan, 4.5 cubic meters times 8. So, ang total volume natin, 36 cubic meter, no? So, sa rough estimate, no? Ito, na nagre-range yan sa slab. Ito yung usually ginagamit, no? Na from 60 kilograms to 90 kilograms, no? So tayo gigit na tayo. Gagamitin natin 80 kilograms per cubic meter, no? Kaya nilagyan ng range 'yan kasi sa slab, guys, alam naman natin na meron tayong one-way slab tsaka two-way slab, no? So siyempre mas maraming bakal sa two-way slab kaysa sa one-way slab, no? So, kaya pag magra-rough estimate kayo, may pinara-rough estimate sa inyo, itanungin nyo sa boss nyo kung anong ginagamit niya, no? So, from 60 to 90 kilograms, so maaring gumagamit siya, kung two-way slab yan, 90 kilograms per cubic meter ng concrete, no? Kung one-way slab naman, maaring gumagamit siya, 60 kilograms lang per cubic meter of concrete. Pero tayo gagamit tayo, guys, gigit na. Sample lang ito, ha. 80 kilograms per cubic meter, no? Ngayon, kung para ma-compute yung total weight ng bars, no?
80 kilograms per cubic meter times yung total volume natin, 36 cubic meters. So, ang total weight ng bar natin, bali 2,880 kilograms yan. No? Ayun yung nirap estimate natin. So, i-try nyo rin yung accurate estimate, yung mga dinidiscuss ko guys, accurate estimate naman yun. No? So, dito lang tayo gumawa ng rough estimate. I-compare nyo rin guys, no? Kung malapit yung accurate estimation nyo. Okay, so punta naman tayo guys sa pag-rough estimate naman ng biga. So, ang halimbawa natin guys, ang sample natin, 20 cubic meters ng biga. No? Meron naman akong estimation kung paano mag-compute ng volume ng beam. Meron akong isang video, paki-watch nyo na lang guys. No? So, pero tayo, ginawa na lang natin na 20 cubic meters. No? Tapos, ang weight ng bars per cubic meter na madalas gamitin sa pag-wrap estimate, pagka sa beam, iba na. So, iba yung sa slab, tsaka iba yung sa beam o sa biga. No? So, dito sa biga, usually from 110 kilograms to 130 kilograms yung range niyan. No? So, ayon yung range niyan. Pero tayo, gagamit tayo guys, sa gigitna tayo. No? So, gagamit tayo ng 120 kilograms per cubic meter. Ayun yan. No? Si boss, baka iba yung ginagamit niya pag pinagamit sa inyo. O kunwari, 110, o yun yung gamitin nyo. Pero tayo, sample lang natin. No? 120 kilograms per cubic meter. So, para ma-compute guys yung weight ng bar natin, na nirarap estimate, ay mumultiply lang natin yung total volume ng biga times yung weight ng bar per cubic meter na gagamitin natin, 20 times 120 kilograms per cubic meter. Ang magiging weight ng bar natin na nirap estimate sa beam is equal to 2,400 kilograms na bakal. Ayun yun, no? So, madali pala, no, yung pag-wrap estimate ng bakal sa islab at saka sa biga. Kukunin lang pala yung mga volume nila, tapos may kanya-kanyang value yan per cubic meter, no? So, iba yung sa islab, iba yung sa biga. Okay, so ganun lang kadali, no? So, kung nagustuhan nyo itong video ko, pakipindot lang po yung like, subscribe, tsaka notification bell sa baba para ma-notify kayo sa mga next video ko. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.